ng umaman. But the question is, are you ready para sa consequence or responsibilities na kailangan mo? End of the day, marami pong na-amaze, marami pong nai-inspire sa amin. But ang question ko lang, hindi po namin nakuha to ng isang ilap. Marami pong changes, marami... Now, alam niyo ba, gusto niyo po bang makapangarap niyo? Yes! If you want to get your dreams first, you need to accept na magbabago ang circle of friends niyo. Pag gusto mong umangat at gusto mong yumaman, kung may mga kaibigan kang ayaw yumaman, kailangan mo silang iwan. Kung gusto mong yumaman at may mga dapat kang baguhin, kailangan mo siyang gawin. Anong unang-unang gawin? Kalimutan niyo munang manood ng TV. Sa makapanood niyo ng TV, more than 3 hours, 4 hours per day ang nasasayang. Yung times mo yun ng 30 months, sabi mo 3 hours times 30 months, that is ilan? 90 hours. 90 hours times 12. 900, 2, ilan? 900, nasusundan niyo bang kinocompute ko? 90 hours times 12. 900, 2, 900, tama ba? Oh, nasusundan niyo ako, 900, 1,080. Okay? Now, so 1,080 na yon. Pwede na po kayo ni Maman. Alam niyo ba yon? Kaya nauubos yung pendel pen pala dito. Saan pala? Ilan yung lahat? Ilang beses ka pwedeng mag... Sa mga hindi po ang OPP presentation, ang average na pag-present kung one hour is just 1 hour. Isipin mo kung meron kang isang oras na pag-present, ilan ang pwede mong mag-presentan sa isang taon? 1,018 tao. Sabihin mo nang minalas-malas ka ang nag-join 10%. Ilan ang 10% ito? 108. Hindi na po masama kung may nag-join sa'yo 108 per year. Doon pa lang pwede ka na. Sabihin mo nga, tinginan natin yan, nababasa ka ng libro na gagawin. Pero ito point ko. Guys, ang pinag-uusapan pala natin, pag-give up mo ng TV mo. Hindi pa doon idagdag mo, bawasan ang tulog mo. Hindi ka naman po tulog, lumalaki pa na kailangan mo ng 8 hours per day. Sunod, bawasan ng nako-complain. End of the day, ang sa mundong to, ang pinakalugi yung mareklamo. Gusto mong umasenso, tigilan mo pagre-reklamo. Ang dapat mong gawin, kung ano ang solusyon sa problema mo, harapin mo. Mas madali kong harapin ang problema kaysa magreklamo ka na magreklamo. Ang daming empleyado sa labas ng kipag-away para sa 100 pesos per day na increase ng salary nila. Abutan ka ilang taon bago maaprubahan yan. Ba't hindi ka na lang magbenta ng kape? Ilang minuto lang, may dagdag ka ng 90 pesos? Guys, napakasimple ng solusyon sa lahat ng problema. Ikaw lang nagpapakomplikado. Kaya para sa, sabi nga sa akin ng iba eh, ang iba reklamo ng reklamo sa buhay nila, ba't mo hindi? Parang ganito, nagre-reklamo sa trabaho mo, ba't hindi ka tumigil ng trabaho? Kung ayaw mo ng buhay mo, ba't hindi mo baguhin? Hindi ibig sabihin kung anong sitwasyon mo ngayon, hindi magiging sitwasyon mo buong buhay kasi ikaw may control ng buhay mo. Now, ira-wrap up ko to, hindi ko masyadong papatagalin. Doing this business for 10 years, 10 years na po ako sa AIM. I started doing this motor po gamit ko, Yamaha crypto na motor. Umiikot po ako sa buong Bicol from Sorsogon, Ligas, Tinaga. Lahat po kinakausap ko. Nangibigay po ako ng flyer sa kalsada. Sabi sa akin, nung iba, sinayang ko lang daw pinag-aralan ko. But for me, ano ba talaga sayang? Mamaya kayo po sumagot kung sayang ba talaga pinag-aralan ko kasi graduate po ako ng computer engineer. After ko pong graduate, diploma ko, transcript ko, iniwan ko sa school. Sabi ko, hindi ko pwede kukunin sa inyo na yan. Kasi end of the day, ayoko po mag-work. Ayoko mag-work hindi dahil sa pangit ng pag-work. Simple lang, ayoko mag-work kasi gusto kong yumaman. Ulitin ko ha, kaya ayoko magtrabaho kasi gusto kong yumaman. Kaya kung gusto mong yumaman, bahala lang po kayo. Okay. Guys, ito ha, no offense. Facts tayo, mag-usap-usap tayo sa figures. Ang hirap, sabi nga, numbers will never lie. Average, 20,000 pesos per month. Malaking sweldo, maliit? Malaki, maliit? Malaki. Sa 20,000, ilang ba natitira? Sabihin natin, natitira ng 5,000. Yung pangarap mong house and lot, yung pangarap mong kotse, yung pangarap mong savings, yung pangarap mong travel sa ibang bansa,
kalimutan mo na kung itong natitira sa'yo. Ganun na siya kasimple. Mag-isip na sa katotohanan, ilang hollow blocks na mabibili mo niya. Yung bahay namin at niregalo ko sa father, kasi yung father ko binigyan ko ng bahay, isang tiles pa lang namin, 2,000 plus. Mag-upuit. Yung ganito ka lang ang tiles. Ganyan, hindi ko alam kung anong exactong ano yun. Basta yung ganyan pa lang yung tiles, nasa 2 plus. Sabi ko, sabi, parang dati pangarap ko yung sapatos na lakos. Ngayon, tiles na lang namin. Okay, now anyway guys, wrap up ko po to. Doing in global for 1 year and 6 months. This is my first car. Paano ba to i-on? Yun. Yun. Okay, nakikita niyo po ba? Pwede pa din yung pa-idol ng konti para mas... Civic po to, this is pinaka-pinaka-love kong kotse kasi this is the first. Kaya guys, sa mga mag-join po, mahalin nyo masyado yung package. Huwag nyo pong itapon, itago nyo yun kasi very memorable po yung pagdating ng oras. Bakit ko itong pinakalag? Kasi first car. Inuwi ko to sa Bicol, hindi na lang alam ng father ko na meron akong sasakyan. Na-imagine nyo ba ang magulang yung pag-uwi mo, may daladala kang kotse? Kasi ever since po, nung nag-aaral ako, lagi lang ako napupunta sa principal office. Kung ako magpunta man sila sa school, sigurado may nagawa na naman akong hindi maganda. Kaya parang bihira sila maging proud sa akin. Nung naging proud, lubos-lubos talaga. This is my first. This is my second car. Okay, sige po. Yan po yung pangalawang kotse na first time kong bumili ng cash. Bili ko po dyan nasa 1.6 million. Medyo okay na rin po at age. Sobrang 26 pa lang po at ako nyo nang nabili ko po yan. Okay, that's my second. This is my third car. Sugar po siya na Accord. Ako lang po kung meron yan sa buong Pilipinas. Wala po niyan, kasi sa Pilipinas kung Accord, 4 doors. Ito po is 2 door. Okay, this is my fourth. Nakita niyo ba? At ito yung pinakaunang distributor na yung global nagkaroon ng Hammer. Kasi right now po may Hammer sa I think 5. Dito ko po nakita gaano ka-unfair ang kotse. Bakit naging unfair? I-park mo yung kahit sa no parking sign, hindi ka huhulihin. Totoo po, grabe, itib. Bumaba ka sa harapan ng bar sa Gimikan, na, sa entrance mismo, hindi ka sisingilan ng entrance pag galing ka dyan. Grabe, hindi ko maintindihan kung anong meron sa kotse niyan. Airport, no parking sign, nag-park kami. May ambulansya sa harapan, nakapark din kami. Tapos, lumapit yung guard, tinatok yung ambulansya, pinalis. Pag alis yung ambulansya, tinignan na yung kotse, umalis na rin. Hindi mo lang kami sinita. Kaya sabi ko, ano kayo meron sa kotse niyan? Okay. Sunod, ito naman po, Ducati. Guys, ito yung panahon na sobrang na po ako nabuboring sa buhay ko. I'll be very honest with you. Way back 2010-2011, dumating po sa point na hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa buhay ko. Gabi-gabi kailangan ko gumimik para magsayin ng 6 to 8 hours. Kailangan ko manood ng sine magsayin ng 3 hours. Kasi that time, nung hindi na po ako masyadong nag-network, dito na po, nagtapok sa office, kumakaway-kaway. Yun na po naging trabaho ko. Kaway, ngiti, picture. Then, after noon, sabi ko, buti pa kaya para magkaroon ako ng excitement sa buhay ko. Mag-motor ako from Manila to Bicol. Minotor ko po yan, Manila to Bicol. Mag-isa po ako, wala akong kasama kahit sino. Alam nyo ba, nagpapasarap sa buhay? Nagpapasarap sa buhay, yung feeling mo hindi mo kaya, ginawa mo. At nagawa mo, yun ang masarap sa buhay. Kaya guys, kung feeling mo na hanggang pagiging empleyado ka lang, I do believe na pwede mong subukan. Mas masarap sa buhay, gawin mo yung feeling mo hindi mo kaya gawin. Kasi ako, kinabahan din ako lalo kasi nabihan mong apply ko, Joseph, huwag kang mag-motor from Manila to Bicol. Kasi pag nag-motor ka from Manila to Bicol, first time mong mag-Ducati, delikado yan. Ang binda na drive mo noon, crypto na motor. Yamaha, ang layo niyan pag Ducati. Nung sinabihan akong huwag kong gagawin kasi delikado at hindi ko kaya, kinabukasan umalis ako. Ganun katigas ang ulo ko. Guys, don't ever allow someone na i-control ang buhay nyo. Kung may ibang tao, hindi sila naniniwala na kaya mong baguhin, I do believe hindi nila problema yun at hindi mong problema yun. Ang problema mo, dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya mong baguhin ang buhay. Ikaw ang mas nakakilala sa sarili mo.
araw, hindi yung mga ibang tao nakapalingon sa'yo. Sunod, this is my six na sasakyan. Ang Toyota si Koya, ganyan po ang sasakyan ni Pinoy. Ito po ang lagi kong ginagamit ko, especially out of town. Bising po, hindi rin po nasisita. Kahit nga po ito, di ba, no plate, no travel noon. Hanggang ngayon po, wala po tong plate. Pag dumadaan kami sa checkpoint, dumaan pa sila. Sabi ko, grabe, hindi ko alam bakit iba ang trato sa kotseng magaganda at sa kotseng mura. Doon ko na-realize na napaka-unfair ng batas. Bakit? Ang na-checkpoint lagi, motor. Tama? Hindi ba pwedeng sumakay ng kotse ang kriminal? Sabi ko, kawawa naman yung nagmumotor, lagi na lang nasisita. Okay? This is my... ito po yung regalo ko sa sarili ko kasi po, noong 2012, basta from top 1, nag-top 2 po ako. Nakakalungkot kasi nagbumabaranging ko, hinabol ko ulit, nag-top 1 ulit ako, yun yung naging regalo ko sa sarili ko. Okay, sabi ko na, kung magulang ko yung regalo nilang anak nila pag nag-first honor, I do believe na pwede pa rin ng regalo ng sarili ko dahil nag-top 1 ulit ako. Yeah. Yeah. At ito naman po yung Christmas gift ko sa sarili ko. Yan po. Horse po siya na napaka-head turner po niya. Sobra po talagang ganda ng sasakyan na yan. Okay? Gusto niyo po mga kapunta ng ibang bansa? Yes! Okay, first travel na napuntahan ko, Hong Kong. Bibilisan ko na lang po. Hong Kong first na country na puntahan ko. Nakapunta din po ang Thailand. Nakapunta po ako ng Asian cruise. Naranasan ko po mag-cruise from Singapore, Malaysia, Thailand. Dito po, 5 days kami, 4 nights na sa loob ng barko. Sobrang pong ganda ko sa loob ng barko. Merong swimming pool, may sinihan, may limang restaurant. Ang daming pwedeng gawin sa loob mismo ng mambarkong yan. Okay, sunod. Nakapunta din po ako ng Great Wall, China. Yan din po, Beijing. Nakapunta po ako ng Beijing. Ito, Ferrari World. The fastest roller coaster in the whole world. Ito, tip, pag sumakay kayo dyan, huwag po kayo sasakay sa gitna. Yan po ang pinakamaling ginawa ko. Kasi kinakabahan ako, sabi ko, sa gitna lang sasakay para hindi nakakatakot. Nung tumakbo yung roller coaster, shhh! Sabi ko, wow, tubig! May tubig sana po tumakama. Mamay-may ang maamoy ko. Sabi ko, yari, hindi to. Laway pala nung sarapan. Kaya, kung pupunta po kayo dyan sa Ferrari World, I do believe, sa harapan po kayo. Para yung laway nyo yung okay, sunod. Nakasakay po ako ng camel. Talagang nagpa-picture po ako niyan kasi nung kabataan ko, puro kalabaw lang po nasasakyan ko. Ay kumaiba naman. That is Burj Al Arab. One of the most expensive hotel in the whole world. Isang araw sa pinakamahal na kwarto dyan, 600,000 pesos per night. Pinakamura, may mura naman po. Ang pinakamura, 60,000 pesos per night. Ito, point ko. Kwento ko muna, bakit ganyan kamahal yan? Yung railings po ng hagdan dito. Yung sa 600,000 per night, yung bowl mo, yung upuan mo, ginto yung uupuan mo. O, diba? At least, once in a lifetime, makaranas ka ng ganun. Now, ang pinakamaganda ko po dyan na experience, ito pa naisip ko, ang daming tao na may problema sa 100 pesos, 200 pesos, may ibang part ng mundo na 600,000 pesos isang araw lang. Now, ano ang point ko? Guys, pareho may problema ang mayaman at mahirap. Magkaiba nga lang ang problema nila. Ang mahirap, paano magkakapera? Ang mayaman, paano? I-enjoy. Hindi po uubos lang. I-enjoy ang pera. End of the day, mamimili ka lang what kind of problem na gusto. Okay, sunod. Yan naman po nakaranas mo manood ng football. That is Packers, pinakasikat kong football team sa buong US. Nakaranas po kami dyan manood. Ito din po is kung saan po ginawa yung Mission Impossible 2, kung nanonood po kayo noon. This is Grand Canyon. Yan naman po is ang United Center kung saan po naglalaro ng basketball si Michael Jordan, nung kapanahonan po niya. Ito naman po, nakapanood po ako ng laro ni Kobe. 2 years ago, nung si Kobe Bryant nag 32,000 points, 6,000 assists, 6,000 rebounds, nandun po kami nung nangyari niya. Isipin mo yun. Okay, sunod, that is After Snow. Ito po, sa katabi ko, ang pangalan po niya si Kuya E. Kuya E po, ang pangarap niya maging director. The problem is, wala po siyang pera, kaya ginawa na lang po niya networking. Nung ginawa niya networking, nung pumita siya ng malaki, nag-aral po siya maging director. Ngayon po, director na po yun sa TV5. Now, ano ang point ko, guys? Pwede niyo pong gawin ang networking stepping stone. May tanong po ako, sino po mga nagtatrabaho din? Pakitas mo ng kamay. Okay. Tanong. Kung bibigyan kita ng 5 million pesos ngayon,
kinabukasan, magtatrabaho ka pa ba? Yes. If your answer is not, ibig sabihin, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Yes. Kasi kung masaya ka sa ginagawa mo, kahit may pera ka ng marami, yan pa rin ang gagawin mo. Yes. Naiisip mo ba gaano ka-unhealthy yung ginagawa mo sa katawan mo if you're doing something na hindi ka masaya? Kaya huwag ka pong magugulat bakit maraming call center na nagkakasakit na nagkakasakit kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. Ang pinaka-importante sa buhay, if you're happy in what you're doing, dun ka mag-excel, dun ka magiging healthy. Di ba sabi nga nila, kaya siya healthy, he'll die. Kaya mag-repair ng sarili ng katawan mo. Pero pag hindi ka healthy, negative ang naiisip mo, negative din ang nangyayari sa'yo. Kaya para po sa akin guys, pwede nyo pong gawin. Pagdating ng oras, pag kumita ka ng malaki, gawin mo kung anong pinakagusto mo gawin. Ako before, ang pangarap ko lang bakit ako nag-networking, unang gustong-gusto ko lang, gusto ko may pambayad sa computer. Adik ko ako maglaro ng computer games. Nung nagka-counter-strike po ako, ang pinakamasakit sa gamers pag kinalabit ka sir time na. Ang hirap kong pakiramdam yun na, kaya lang isang round na lang. Kasi noon hindi pa usin shutdown, bigla yung monitor, dati kakalabitin ka pa eh. Now, doon nagsimple yung pangarap hanggang unti-unti lumaki ng lumaki yung pangarap ko. Kasi guys, ang pinakasikreto para kayo umaman, dapat meron kang mga kaibigan mas mayaman sa'yo or mas malaki sa'yo yung kinikita. Kasi doon ka mas maliliit sa'yo. Ito sa ano na to? Sa Greece. Okay. Ito po, Rome First Coliseum in the whole world. Yan naman po kung saan po yung jumper. Kung nanonood po kayo ng pelikulang jumper, dyan po siya nag-teleport. Yan naman po, Venice, Italy. Okay, sunod po is Paris. Ito naman po, Malaysia. And, alam niyo po ba ang pinakasikreto para kayo maman? Baguhin mo yung hinahangaan mo. Nung nag-networking po ako, tumigil po pala manood ng TV. Hindi na po nanonood ng TV, binago ko yung mga binabasa ko. Dati po, kailangan ko mag-give up. Mamimili ako before kung ang bibili ko monthly, 8HM Magazine o Entrepreneur Magazine. Tingin niyo anong binili ko? Entrepreneur. Kung mga yan, ganun kasimple. Kasi before po, I'll be honest, ang goal ko dati, collect kayo ng 8HM Magazine buong taon. Yung, di ba may monthly edition sila? Yun ang goal ko before. Pero nung networking ako, dapat daw, binabasa mo tungkol sa business, ang iniidolong mga tungkol sa negosyo din. Kaya, ito po ang isang pinaka-idol ko. Kilala niyo po ba siya? Anong pangalan niya? Nick Buitchek. Because of fame, sobra po nga na-inspire kasi pinanganak po siya putulang kamay, putulang paa, pero ginagawa niya pa rin pong milyonaryo. At alam niyo po ba kung anong source of income niya? Inspirational speaker. Ibig sabihin, nagmo-motivate siya. Guys, kung itong tao na walang kamay, walang paa na makapag-motivate ng tao, ikaw pa kaya nakumpleto ka? Kung nagawa nga niyang baguhin ang buhay niya, bakit hindi mo kayang baguhin buhay mo? Now for me, alis pa tapos na po ako. Lastly na lang pong message ko para sa inyo. Kararating ko lang po, kailan ba dumating? 3 days ago? 3 days ago, kararating ko lang po galing po ang Maldives. Sobrang pong ganda ng experience ko niyo. Sobrang pong ganda and sobrang din pong na-refresh. And kaya para po sa akin, ito na lang po iiwanan ko sa inyo. I'm sure nagkakaroon ka rin ng new resolution. Gusto niyo ba talaga magbago buhay niyo? Yes! Ito lang tip ko, number one, magkaroon ka ng goal. Kung gusto mong baguhin buhay mo, gusto mong kumita, isulat mo. Pinaka-first na kailangan mong gawin ngayon taon na to, magsulat ka, at least 10 goals. 10 goals, isulat mo handwritten, huwag i-type, huwag sa cellphone, handwritten. Habang sinusulat mo, lagyan mo ng emotion, i-feel mo na yun ang nangyayari sa'yo. Second, nakasulat ka na ng goals. At least every moment pagising mo, everyday pagising mo, binabasa mo yan. Bago ka matulog, basahin mo rin yan. And just love the changes na mangyayari sa buhay mo. Ang problema, hindi po yan negative. Ang problema, yan po ang sukatan ng attitude kung anong meron ka. Kaya kung mas malaki ang problema na meron sa'yo, ibig sabihin, mas magaling ang tao. Guys, take note. Kaya binigay sa'yo ang problema ngayon kasi may tiwala sa'yo na kaya mo yung solusyonan. And the moment na susolusyonan mo, yan, ibig sabihin, you will become a better and better and better person. Sa mundong to, hindi to pakuntian ang problema. Sa mundo natin, gaano kakagaling mag-solve ng problema. Lahat ng taong umaman sa mundong to, may sinusolve ng problema. Ang doktor, may sinusolve na health. Ang architect, may sinusolve ng mga bahay. Ang lawyer, may sinusolve ng mga kaso. Lahat sila may sinusolve. Kaya kung ikaw yung taong may problema mo hindi masolve, huwag ka magtanga kung bakit hindi kayo mayaman.
kasi dapat meron kang sinusolve. Yung problema mo nga, hindi mo na masolve. Paano pa yung problema ng ibang tao? Now, just always smile. Always be happy. Don't be so serious about life. Wala naman lumalabas nitong buhay. End of the day, madapa ka man, hindi naman importante, importante lang tumatayo ka. Bakit lahat ng tao natutumaglakad? Kasi pag nadapa, anong gagawin? Tayo, dapa, tayo, dapa, tayo. Walang batang nag-quit. Nadapa, hindi na ako makakalakad. Walang ganoon. Tanggalin niyo sa vocabulary niyo po ang quit. Kasi end of the day, sa mundong ko, walang lugi. Kaya sabi ko nga guys, right now, expect ang 2016 will be a very, very different, lalo po sa playing field ng AIM Global as a playing field po ng networking. Kasi ngayon po, sobrang focus po kami na mas marami pong mapayaman, mas marami po kami mga tulungan. Kaya kung ikaw nag-iisip kung mag-join ka or hindi, guys, huwag ka na mag-isip. Tanungin mo na lang sarili mo, masaya ka ba sa buhay mo? Tanungin mo sarili mo, nakuha mo na ba gusto mo? Kung hindi pa, ito suggest mag-join ka. Kumbaga para po sa akin, ang 8,000 dumadaan sa kamay mo. Sa daming beses dumaan, anong binalik? Di ba kahit hindi mo subukan dito? Malay mo. Kung ngayon pa lang, marami ka nang natutunan, marami kang na-inspire ka lalo. What more pag nakasama ka namin? Yes! Guys, kaya... Di ba may pangarap kayo? Yes! Gusto niyo yung maraming pangarap ko? Yes! Okay, isang goal ko right now, actually, 2005 ko pa ito dini-clear. By 2018, I want to earn at least 1 million per day. Nagawa ko na po maging icon sa AIM, maging icon sa industriya ng networking. Gusto ko naman po maging icon sa buong mundo. Now, isipin nyo guys, kung kayo makakatandem namin, isipin nyo kung kaming klaseng tao makasama nyo, kahit mag 10% na lang ng income namin ang kitaan nyo, malaki pa rin yun. Yes! And,